Yes, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal. Ako po bago magsalita o mag-umpisa sa ating talakayan ay formal po akong magpapakilala. Siyempre, ako po si Brother Mar, isang ministro ni Kristo, tagapagdala ng mabuting balita. Ako po si Brother Mar, Marwit Dison Ramos, isa pong missionary at radio announcer ng AWR. Alam niyo po, sabi ng Panginoon sa aklat ng San Mateo, Kabanata 10, ang talakay 33. Kung ikailan ninyo ako, ay ikakaila ko din naman kayo sa ating Ama sa Langit. Marami na mahal, sa hapon pong ito ay pakinggan po natin ang salita ng Panginoon sapagkat ito po ay magbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay na punong-puno ng paghihirap. Habang tayo po ay nagkakasiyahan sa dakong ito, sino ang makapagsasabi sa atin na hindi tayo nakaranas ng mga problema? Alam niyo po bilang tao, kakapal na po natin yung tinatawag na problema. Ano po yung problema ang masakit na mararanasan ng bawat isa? Alam niyo po ang sabi ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No po kaibigan kapatid, hindi maikakaila ng bawat isa na tayo mamatay. Hindi nga lang po natin alam kung kailan po tayo mamamatay. Ano man ang iyong kalagayan sa iyong buhay, mayaman ka man, mahirap ka man, gwapo ka man, maganda ka man, ikaw ay mamamatay. Bakit tayo nakakaranas ng kamatayan? Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkakasala. So kaibigan, kapatid, ibig sabihin, hindi po makakapagligtas sa atin yung ating tinatangkilik na kayamanan. O kung ano ang meron sa atin ay hindi po tayo kayang iligtas niyan. Sino ka po ang magliligtas sa atin, mga minamahal mo? Alam niyo po ang sabi ng aklat ng Juan, sa pananaw niya ang talatang Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Sino mang sumasampalataya, bagamat mamamatay, gayon man mabubuhay. Mga minamahal ko, dumating po sa ating sanlibutan yung tinatawag na COVID-19. At yung COVID-19 ang nagsulat sa atin ng ano po, yung malaking pausang isang taong problema na kahit sino po ay hindi nakaliwas at nakatakas. Nakaranas ng kamatayan, subalit ang po pangako ng Panginoon sa kabila ng kamatayan na ating mararanasan ay merong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya. Upo, sa pamamagitan ng pananampalataya tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng kaligtasan, mga minamahal ko, ang sabi ng Roma 6:23, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Hindi mo pinagpili ng Panginoon, ito po yung libre, wala po itong bayad. Subalit tayo, mga minamahal ko, bilang tao, ay ligtas sa atin yung gusto natin yung may bayad. Ito po, mga minamahal ko, hindi naman nagpapatamang si Brother Mark. Ang sigarilyo may bayad, ang alak may bayad, ang ating mga damit na sinusuot may bayad, ang iyong sapatos, brother, may bayad, ang bola na iyong pinadala may bayad, pero kaya ka bang iligtas ka? Hindi po, mga minamahal ko, pero hindi po ginagawa yung mga naglalaro na mayroon po nakapagbibigay sa atin na paalos na kalusugan o pisikal. Subalit, mga minamahal ko, huwag mo natin sa hibuman. Bang, ang hindi na bang? Sa Clambor of Iglesias Test, Kabanata 12, ang talata 1, alalahanin mo naman ang may dalang sa'yo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating yung tinatawag na pagtanda. Kaya naman mga minamahal ko, alalahanin po natin yung ating mahal na Panginoon na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Isang binatang mayaman, mga minamahal ko, sa banal na kasulatan nagtanong. At ang tanong niya ay ganito, na marahil ay magiging katanungan din natin. Bukod sa pananampalataya, brother, ano po sabi ng Panginoon? Bakit po minatanong sa akin ang doktor sa mabuti? Kung hindi po pumasok sa buhay ko, walang dating natang pumunto. Ano po ang sinabi ng binatang mayaman? Alam mo po, sa Biblia, pag sinabi ni kay mayaman, sobrang yaman mo. Marahil mas mayaman po sa ating pulong amal ng ating bayan. Ano po, kay Mayor Grego? Ano po, kay Grego? Mas mayaman pa siguro itong binatang mayaman. Pero, alam niya sa kanyang sarili, sa kabila ng kanyang kamatayan na kayamanan ay mayroong kulang. Ano po yung kulang? Ang kulang sa kanya ay buhay na walang hanggan. Marahil yung ilang dito na meron pakinig at pakinig sa ating sinasabi sa kaayos na dapat na sinasabi. Kung ito ang ito pa magkaroon
Alam mo po, para maging tapat sa atin ang ating mga minamahal, ipaliwanag natin at ipakilala natin sa kanila ang 10 utos. Bakit? Ang sabi ko sa inyo ng utos, huwag na magkaroon ng ibang Diyos. Marami sa panahon po natin ngayon, magkaroon ng Diyos. Mas dinidiyos yung kanya sarili at yung sarili ang nasusunod kay sa mga nalang. Ano pa yung pangalawang utos? Huwag kang magkakaroon ng ano po, ng larawang inanyuan upang sambahin. Alam niyo po, may mga reliyon ngayon na ano, may mga larawan sa kanilang bahay-sambahan. Maliwanag na sinabi ng Panginoon na huwag magkakaroon ng dito at huwag sasambay. Ang pangatlong utos na sabi ng Panginoon, huwag pong babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Alam niyo po, marami nagkakasala sa pangatlong utos. Sa ating mga kabataan, mahilig tayo magsabi, oh my God, alam niyo po, pagkakasala po yan. Bakit, Brother Mark? Sapagkat ang pangalan ng Panginoon banal, makapangyarihan, may ari ng ating buhay. May ari ng pagsinuko, nagbibigay sa atin ng pagpapala, kalakasan, ng pera. Ano po? Ibig sabihin ko nga minaman ko, ang pangalan ng Panginoon ginagamit lang dapat sa pagsamba. Ano po? Ano po yung pang-apat na utos sa sabi ng Panginoon? Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipanginip. Ano po yung Sabat? Yung Sabat po ay salitang Hebreo na Sabat. Sa Grego naman ay Sabaton. Sa Latin naman, dahil tayo ng dali po ng Kastila ng 330 years, simulan ng 1521, ang Sabat po ay Sabado. Ibig sabihin, ang tamang pagsaba, sabi ng Panginoon, walang iba kundi yung araw ng Sabado. Ano pa yung ibang utos? Wala ng mga magulang. Ano pa yung ibang utos? Pang-anib, magpapatay. Huwag magnanakaw, huwag magaluya, huwag magsisinungaling, huwag mag-iingit. Yan po yung pag-usala bilang itong Panginoon para magkaroon po tayo ng buhay na walanggan. Pangalit na mahal ko, hindi po natin alam kung hanggang kailan tayo sa sanlibutan. Walang makapagsasabi. Habang ikay naglalakad dyan, sino makakapagsabi, makauwi ka pa? O di ka pa lang patuloy po sa gabi, sino makapagsasabi, kung mas maginis ka pa? Walang kasiguraduhan sa ating kanimay na mga kapatid. Ano po sabi ni Santiago? Santiago 4:14, ang buhay ng isang tao'y sigaw lamang sa sandibutang ito. Pagdakay makikita at mawawala. Kaya naman mga minamahal ko, isang paalala po sa atin ng ating dakilang Diyos samantalang tayo ng kakasiyahan. Ano po, dahil ngayon po ay holiday, huwag po natin kalilimutan ang Diyos na makapagbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Ako po'y natutuwa na kayo po'y mapaglingkuran dahil sa salita ng Panginoon, tayo po'y mabuhay. Sapagat kung kayo nagtatanong, bakit nararanasan yung COVID-19? Alam niyo po, sa aklat ni San Mateo, Kabanata 24, nagtanong ang mga apostol, Guro, o Panginoon, anong palatandaan ng katapusan ng sanlibutan at sa iyong muling pagbalik? Ano pong sabi ng Panginoon? Yung peste din. Ano po mararanasan ng sanlibutan? Naranasan po natin ang yung peste? Siyempre, naranasan po natin yung peste sa pagbalitan ng COVID-19. Sabi nito ng Diyo, sa muling kapanahonan, ang mga tao ay magiging ano, walang interes sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Pero sa mga bagay na makasanlibutan ay pinagpupukusan at ginagastusan. Ilang oras tayo nagsaswipe ng ating Facebook na gubros, mga minamahal ko. At ilang oras, at ilang minuto pa lang nagsasalita si Brother Mark. Mga minamahal, pagkatapusan ng sanlibutan ay malapit na. May pangako ang Panginoon sa atin, hindi po ang ating original na tahanan. Ang ating tahanan ay doon sa langit. Ano pong sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na po pwedeng sabihin din sa atin ng mga simulanon? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, sapagkat ang inyong pagiging mamayan ay ukol sa langit. Doon ay hinihintay natin ang ating tagapagligtas. So po kaibigan kapatid, ang tagapagligtas po natin ay ang ating mahal na Panginoon. Walang bayad, hindi pinagbibili. Ang ating mahal na Panginoon ay nakikiusap sa bawat isa sa atin.
na tayo magsipagsisi sa pagkakalapit ng kaya ng langit. At mas piliin po natin ang maglingkod sa Panginoon. Alalahanin po natin ang paghihirap ng ating magilang Diyos mula sa Kristong Kalbaryo. Para sa iyo, buruhat ng Panginoon yung 700. Ano pa 700 kilos? Para lang magkaroon ka ng buhay na walang gan. Para sa iyong kaibigan kapatid, sabi ng mga scholar, 35,000 na mga sugat ang nata mo ni Kristo para ka lang magkaroon ng buhay na walang gan. Wow! Grabe ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, iniwan niya ang pagiging hari doon sa langit at hinumad yung pagiging Diyos at nagkatawang tao para ka lang magkaroon ng buhay na walang gan. Ibig sabihin, kaibigan kapatid, kung sino man ang mas nakakaunawa sa atin, kung sino man ang mas nakakaunawa sa atin, kung sino man ang mas nakakaunawa ng ating kalagayan, ang ating problema, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon, sapagkat siya ay nagkatawang tao. Mga minamahal, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Okay? Si Brother Mar ay taga-Oriental Mindoro. Kasalukuyang nandito sa Dalaw at na-assign bilang mangaral. Ano ho? Uulitin ko po, ano ang kalagayan natin bilang tao? Ang sabi ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Paano magkaroon ng buhay na walang gan? Sabi ng John 3:16, sumampalataya ka sa ating mahal na Panginoon. Bukod sa pananampalataya, nung hinihingi ng Panginoon para magkaroon ng buhay na walang gan, ingatan mo ang 10 utos at ang pangako ng Panginoon sa aklat ng Revelation, Kabanata 21:4-5. Pag tayo'y nandoon na sa langit, kapag ang ating mahal na Panginoon ay pumada sa ikalawa sa lapaan ng langit, ang sabi ng Diyos, dadalhin kita sa langit at wala ng kamatayan, wala ng pagluha, wala ng kapighatian, at ang mga bagay dito sa libutan ay wala na. Opo, kaibigan, aalisin ng Panginoon ang iyong problema. Aalisin ng Panginoon ang iyong pagluha. Aalisin ng Panginoon ang ating kapighatian. Pagpalain tayo ng Panginoon sa hapon po ito. At nawa, tayo po'y muling nagkaroon ng interes sa pag-aaral at pakikinig ng salita ng Panginoon. Bago pansamantalang magpaalam si Brother Mar sa inyo pong harapan, pwede po ba na kayo po ay aking idalangin? Manalangin po tayo. Pinamahal po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, ang propesiya sa banal na kasulatan ay natutupad. Maraming kahirapan, Panginoon. Salamat sa pansamantalang kasiyahan ay pinagkakaloob sa amin, katulad ng laro, basketball, volleyball. Sumalit, Panginoon, tulungan kami na kayo po ang aming unahin sa aming buhay. Nang sa ganun, Panginoon, ang mga kapatid kong ito, kapag kayo po dumating sa lapak ng langit, higilang po si Brother Marang sasalubong para magkaroon ng buhay na walang gan. Kundi sila din naman, Panginoon. Sino pa kayo mga problema, nadidepress, naiispress, Panginoon, bigyan ang kapayapaan. Pinamahal po namin naman, kung sino man may pagkakasakit sa hapon pong ito, inyong pagalingin. Pinamahal po namin Diyos. Sino mang taong sumampalataya sa inyong pong salita sa hapon pong ito, ibaba niyo po ang karya ng langit sa kanyang puso at isipan at bigyan niyo po ng kasiyahan. Pagpalaan niyo po, Panginoon, ang Ama ng bayang ito. Bigyan ng mahabang buhay, malusog na pangatawa, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang kami, Panginoon, ay mapangasiwaan. Pinamahal po nating Ama, marahil ang mga kaibigan, mga kapatid kong naririto ay may mga personal na dalangin. Hindi po nila nakakit, marahil. Pero alam niyo po ang laman na ng kanilang puso't isipan. Panginoon, tulungan sila. Itinataas na po namin dalangin ito. At inaasahan po namin ang iyong diriging. Ito po ang aming dalangin at hiling
sa matamis na makapangyarihang pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Maraming maraming salamat po sa inyong pong pakikinig. At nawa, mga kapatid, mabuhay po kayo sa biyaya ng Panginoon. God bless po kayo. Say amen. God bless po tayo. Say amen. Amen. Nag-bless ba tayo? Say amen. Sino mo gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan? Say amen. Praise God. Napakabuti ng Panginoon. Okay? Hanggang dito lang po. Meron tayo po may katanungan tungkol sa Biblia. Ano ho? Huwag lang po kayo mahiya kay Brother Mark. Tanong lang po kayo. Bubuklatin ko po yung aking matandang Biblia.